administrator. Ladies and gentlemen, the President-elect of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. My countrymen, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong paghuwat na ay nabuntagan ko sa kunerarya kanina. Tinawag bitaw. Dito ko, bao ka naman pag ato kag usa ka parlor na may po na mamatay the speaker, so you have to go there. Kay siyempre Mayor God niya, ato ka na po, dugdag ang patay, mabuntagan ka, hindi mo pwede magig-istorya, maingon lang, kadaghan akong sa may namatay, maingon po, ano, na kinangalan, sir, patay naman na. Hindi maghibaw ka naman, katiguangon. Kanang, ako ba, namin na mamuntanan, usahay mauwaw ko, usahay maikog ko, usahay maluoy ko kaninyo, mga katawhan. I know nga, gusto mong makiglamano, himamat, or even just is your talk. Ibao ko, anak, gainyo ko kung mayor for the last 22 years, or going 23. Pero ang problema, Manggod, kaning pagka-presidente, it's fraught with so many protocols. Una-una, dili mo makaduol dayon ako kay barahon mo. Okay, nagtuo man niya silang inyo kong patyo. Hindi, di patya. Di po ko kadool kay pugan ko. Siya po, ayaw di agi, dari ka agi. Sila gi magbaot. O niya, siga may miglalis, mingon man na silang mayor, wala may problema ang matuo man niya sa imo. I mean, that's not a problem really, kung kita-kita lang. Pero, naman siya nga, kanigong og imong order sundo namo, pero kanang order sa balaod namo para pagwardya nimo dili na nimo mabara. Kay mamatay ka sa among kamot, hagsa pon min tanan, balik may pagka private tanan sa among serbisyo. So mga lang gyud kog pasaylo ninyo, basig kanang akong entourage. Makita ka na ay ang mga motorcycle cops o niya na iduha kasakyanan nga parihog kolor haron mamili mong asa diha ang mayor pag umibaw ang okay, pick up man lang ko nas tunga di mo kung saan kaya niya na po iduha ka puti nga sakyanan nga parihog kolor haron ka nang mupatay na ko mutag na pag asa ko na sakay. Pero ako inyong presidente, wala na problema. Pagkuwat na mo speak up, pwede ikaw mo sakay ang ilang sakyanan. Kung dira ako speak up, pwede rin ko na anad. Nagsugod ko pick up 1988. Mga presidente ko, pick up lang gihapon. Ako silang giingnan nga to sa wala ka niya na dili ko mo sakay ano mga Mercedes-Benz nila. Kay ang tanang na sakay diha, Uruguay, swertes, kinabuhi. Either mapahawa, mapriso, tangina. Ako pagkatinood, prangkahanta mo, okay, kita-kita raman sa Davao. Ay lang yung ibalita sa Manila, kaya mga ingitiro ng mga yawa. Diya. You know, if I can go back in time, di na kumudagan. Honestly. Swear to God. If it's just a bad dream, I hope it is. Kung makabalik ako sa panahon, I would not have really decided to run. I was not in the Hastings in the first place. I refused. Dili nga rin ang pressure. The greatest pressure came from the outside, especially Cebu o ang Manila.
sila ang nag-ipit sa kanyang mga direk, kamungarihan, sige, dagana, ako ang balibad man ko. So there was not really any ripple all along until, well, October 16, I did not go to Manila. I did not file any certificate because I was not really decided to run. But kanang na itulo karason, some of them are private, which I cannot just divulge in public. Medyo personal. It has something to do with na insulto ka, then may problema ako sa, well, you know, how Elizabeth is, you know, she's very sick. And the other one is really for reasons of the country. Yun, kaya tumakbo ako. But, you know, wala akong gobernador o mayor o barangay captain outside of Davao supporting me. Except for a few. Mabilang mo sa limang kamay ko, finger father, na ang nagsuporta sa akin, Tagalabas. Wala akong barangay captain, wala lahat. But yet, as I was all along campaigning, nakikita ko sige ang crowd. It's not a crowd, it's a multitude. And every time that I'm introduced, they become wild, not only with the applause, but shouting, tumakbo ka na kasi hirap na kami. Then I realize yung sa luneta, nung nakita ko sa my drone, so nakita ko doon sa monitor, pano, at it was filled to the brim. Tapos sabi ko, isip ko, baka manalo ako. Then I had this tiff with the Catholic Church and I had this tiff with the media. Well, sabi ko, you'll just have to accept me for what I am. If you cannot stand me, do not go near me or do not even talk to me because I'm not into it anymore. Wa naman ni re-election, pagkatapos ito, next step is kamatayan na. So, man, I'm 71 years old. After mga na, I'll be 77, it would be a very lonely world for an old man to stay too much time in this planet. Kaya na ako, wala na akong, sabi ko sa mga cabinet members, do not launch a campaign here in the office. If running for a public office or if you have plans to whatever, do not do it here in my cabinet. Ayoko yung nakaupo dito na magkandidato kasi you will just use the public funds and the time and the effort of government just to campaign to win. Sabi ko, pareho-pareho naman yung edad natin. We retire all together. Mga bata, Bebot Belio would be about 92 years old. Si Boy, who will be with me, will be 94 by that time. So what's the use of... Tama na ito. Binigay ng Diyos to, tama na. But for the love of country, sabi ko, ako tanongin ninyo ako. Magtanong ka, Mayor, what is your advice? Gusto kong tumakbo ng presidente. Sabihin ko sa iyo, wag. Wag. Unless you are really have the passion to death about your country. That is the only thing that remains actually that motivates me to work. But, excuse me. Pagaling ko magtrabaho, I mean officially, it would be day after tomorrow, yet, it's okay. Di na mo katawa mo, Army. Di na mo na akong pakatawa. Huwag po ko kaila nila. Di po ko magkikila-ila nila. Medyo asas ako, istriktog na akong. Kita ka? Ayaw na ako, ayaw. Bawa ni mo nga, no? Wala pa akong mapresidente, trabaho na ako. First day, I took in some visitors diya sa Anclav, ng Iskandor.
ibaro di office subwak ang tao. I could not even really talk sense to anybody because of sheer enormity of the crowd. Ngayon, anong makukuha mo? Wala. Magkano ang sweldo? Kung hibaw ka na, ikaw, murag, nagigaw ko muna, 130,000, anak ka lang. Igo-igo, bahino ni Hanilet o ni Elizabeth, wa na ko'y ako. Mukating pa si Mayor Inday, kung si Sebastian, ang buti dato naman ni si, well, actually, you ask me, nothing. Trabaho ka, tulog ka, trabaho, tulog. Morag yun na. Wala pa ko. Wala, di pa ko presidente. Ha? Kanya, mga ambassadors, ano, glalis pa may kay, may mga European, just so concerned about the death penalty of kaning extrajudicial killing. Let me explain. Adto sa lang ninyo, ne, because total, once in a while, raman, I think the last time I addressed you was itong pagbunya sa anak ni Magellan. Mura to. Well, anyway, dumudiritso lang ako, kainit kayo. You must have the of exceedingly kami na anad. I didn't have any problem adjusting really because my father was a governor and that was his office during many years ago. Kaning City Hall, wala gini mo magig renovation. But that is not the original building when my father was there. So I kind of really grew up in politics. Ngotong makaka-relate ko. Ang kanang ako ang giingon that my government is for the helpless, the hopeless, and the defenseless. Those are the words of my father. I just borrowed it from him. And since iyang gitinood through to life, well, the many years that I've been there, wala akong mga hilabot sa inyong kwarta. Sometimes I could be harsh, but I was never really kaning karag ako karon mo gihapod ang rule. There will be no corruption, just like here. The first to whip mga sekretaryo ka sa kabinete, tapos ng warta ka. Kanang naasa, I do not mean to offend anybody. Kanang sa customs, BIR, engineering, business. Ning business office, gibaliktad ko na. From the janitor down, you know, alam ninyo yan. From the chief of office hanggang janitor, binaliktad ko. Sabi ko, kasi, you know, ang tao manggod na anad na kawawa ang Pilipino eh. For example, is how much is going to pay? 50 pesos or that they permit. Pati police. Tapos magdala ka talaga ng extra. Magdala ka ng 20 para pamigay. You know, kung gusto ko lang talaga magkapera, ilang kontrata na dito sa Davao na yung park lang na yan. So there was this allegation na right at the beginning, so pinahinto ko. And I called the audit people, commission on audit, i-audit mo muna before I continue with the work there. Otherwise, pag may nakita kayo as piso na ninakaw, I will not only admit it, I will resign. Kaya ng ano ko, dito ganun rin. Hindi, ang Pilipino kasi hindi na nakakatikim ng, hindi na makatilaw o gobyerno ganyang serbisyo o dili mo bayad. So, wala man ako sinasabi. Yung electricity, clearance, demolition, pati yung sheriff, ganun. Hindi gagalaw yung pwede mo bigyan. Lahat pati dito, please stop it. For, alam ko, it adds to your lifestyle. Ayan ang customs. Yung sweldo na BIR, pang ano nila, si ano lang yan, pang
dugang na lang na added value, but the main source is really corruption. And it has to stop. I am hell-bent in stopping corruption. Ayaw ko talaga. So, yan ang tandaan ninyo, because you'll never get any help from me kung may mga kaso kayo na ganun. Kasi, wala eh. Hindi na talaga ang tao na wala na ipahuway. Wala nang pahinga sa corruption. Lahat ng permit meron. So, ganito yan. I'll start here in Davao. Kasi, implement ka worldwide. I do not want people, especially Professional Regulations Commission, yung ano ninyo dyan. You have to come up with something better than that. Dito sa passport, natutulog na yung lalo ni mga kutabato yung mga muro na magkuha ng dyan sa pavement. So, itong foreign affairs, sinabi ko kay Asay, I'll give you 2 months. Akala ko ba bilitan na bili ng computer araw-araw, gastos, tignan mo yung expenditure ng gobyerno. Sir, computer 5. Eh, bakit? Abuti ng isang, no. I do not want people kay. Pagdating doon, bigyan mo ng sa'yo, ma'am, paano ito? Ito, you produce this. Give her or him a shopping list. Ito ang once na compliant niya, wag mo nang dagdagan, wag mo nang do not ask for more or something less na ito mali-mali. You make it clear to the Filipino na gano'n. Tapos kung pagtanggap, yung magtanggap will sign a ledger. Receive the application for the clearance, whatever, of Rodrigo Duterte. Ikaw ang sa window magpirma. Pirmahin mo rin siya, you go to your computer. See the workload ninyo. You make a project. Must be a must. Chief of office ang maganda. The chief of office must make a project kung kailangan ninyo pabalikin. So be back on July 14 at 3:30 in the afternoon. You get it. Bigyan mo ng stub, plastic. Pag i-presenta niya yun, bigay mo. Yan ang tool ngayon. Ayaw kong mag-up. Lalo na dyan sa passport. They have to do better than, you know, mga kapatid natin, first come, first time, nag-iika dyan sa pinto. Nakita niya yan. Lalo. Yan ang isa dyan. And I will put up a hotline, something like about 10. Tapos, anybody can call and that person should report it to the to sinong chief nila, supervisor, and to call that office. You can call that and it will be reported. And so something of the significance I will accordingly. Gadalin ko si Boy. Pati yung mga sa local government, yung contracts ng local government. There is a lot of graft and corruption in the local governments. Pati yung mga purchases. Pag tignan ko, there's an anomalous report, I'll ask the ombudsman para sa Malacan niya, then he will review the total. Alam na ni Boy yan. Pati yung local executives. Ano, maraming local executives nasa droga. So pagka nasa droga ka, you cannot select your own chief of police or city police director. Alam ako, maraming nanalo dito ngayon because using, they never really bothered to join a political party. They just went ahead to run because they had money. Now, kung sa drugs yan, I dare say to you now that if it is not interdicted on time, the next 7 years elections would be narco politics. And we would be like Mexico.
Sa Mexico, ang babaeng mayor took her out of office in the morning, and in the afternoon, she was dead. I will not allow my country to degenerate into that kind of basurahan. For as long as I'm mayor, the curfew will be maintained. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pare, pati yung mga bleeding hearts, is ganito. Itong mga human rights ng mga congressman, pagkabobo naman ninyo, ay talagang bobo eh. With all the rantings, you know, when we take into custody a child or children, we are not in the process of arresting. We are taking into custody the child to protect him from harm. Ang hindi naintindihan ng mga onas, human rights violation, paano maging human rights? You protect the children of this country by controlling their movements at night. And that is human rights violation. Ano sa mga po din si Gascon, oy? You better find a shade. Hayaan mo na lang ako dito. Maghanap kayo ng... Saya... Sabadya? Sige na dyan. Hoy, ang kapital mo, kaya maputi ka pag naitim ka, pangit ka. Umalis kayo dyan. Yan, diyan kasi kayo minigyan dyan. Kasi hindi sumusunod na na. Whatever is popular in this generation. Previous din ay wala masyadong human rights. Alam mo, maraming NGO, kung ano-ano, kung sino na lang na gusto mapabilis. You take it. You arrest the parents. That is why no, nakita ko minsan na yung mga bata sa ilalim ng sakyanan, 4, 7, 10, pina-aresto ko talaga sa police. Sabi ko, you arrest the parents. Sa revised penal code, pati children code ng Davao. Aresto yung kasi, arrest the parents for abandonment or exposing their child to danger. That is how government wants to protect its children. So, yung marinig kayo, mga human, walang ginawa yan, human rights, katurpihan yan, human rights sa mga inosente, bro. Now, kaya itong death penalty. Hindi nila nakuha eh. Sabi nila, meron naman tayong death penalty noon. Sabi ninyo, it would deter. Because there is the death penalty in the law books of this country. Meron tayo. Hanggang inilip. It's retribution. And I tell you now, as I have said before, so na napuyapan? Tiguang o bata? Pang 911? Ay, hawa na lagi muda. Pangita mo, glandong ito. Get a shade there somewhere. Because I'm enunciating now the policy of government. Day after tomorrow, mag-take out na ko eh. Ang dad na lang ito sa kwan. Baka sugar. Kisa pa'y gusto mo makuya pandya ngay akong gato. Kanang bata-bata lang. Dari sa akong kiliran. Kabigaon ba ninyo eh? Well anyway, di na ako kainit kayo. Curfew must be implemented. Wala ako'y pakialaman na. Tsaka yung kampanya sa droga pati criminality, lalo na yung mga kidnapper, dito alam ninyo ano nangyari. Kidnap ka dito, patay ka talaga. Wala nang kidnap dito sa Davao na buhay. Alam ninyo yan. Kaya mag-surrender ka o alam mo, mag-surrender ka o magipaglaban ka,
it will be implemented criminality. Yun ang gusto ng tao. Yun ang sinasabi. OFW, nag-landslide ako. America, nag-landslide ako. Why? Ang mga OFW, sir, taon, sir, ang among mga pamilya, trabaho mingari, ang akong bana, nas Qatar ako, nas Dubai, mga akong mga anak in town, basig malulong sa droga o pasipadaan sa mga adik. That's their worry. That is why nag-landslide ko. They never knew me before. So, not because nga, bak sabi ko, wala ako ni isang congressman, ni isang governor. And yet I won. Why? Tao, why? Because I was the person carrying the right message. Corruption in government, criminality. So, tutuparin ko yan, baski sagasaan ko, baski sino. And I stake my honor, my life, and the presidency itself. Even if I lose it, pagka sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. Impeachment na ka. Go ahead. Wala ko'y problema sa ako. I will insist what I promise to the people. Kaya kayong lahat, government employees, yung mga civilians, private sector, ganito yan. Pag sa gobyerno ka, ikaw ang superior, tapos you pressure your subordinate, ilagay mo dyan, ganon, tapos takutin mo. All you have to do is call me. Mayor, pressure ko anong akong chief of office per man. Tawag ako kay himuunda kang chief of office. Ha? Ha? Huwag ka yun magkumpiyansa sa akin. Alam mo naman kung maghiya ako ng tao, huwag wala ako pagalitin. Pagka pagalitin mo ako, bastos talaga ako. Bunga nga ako, sobra talaga. Pati, alam mo niyo, nanihipa talaga ako ng tao. Kaya ikaw yung subordinate. Pag sinabi mong totoo, huwag mo lang akong bulahin. Huwag mo akong bulahin, sabi mo sa akin ang totoo, gawain kitang kung sino yun nag-pressure sa'yo na superior mo, palit kayo. O putang ina ka, umalis ka dyan. I will have time for that. Mabasa ko yan. I will employ you. 5 ka abogado. Basahan ninyo na din. Mananghanap kayo yung ano. Gayang yan gagawin ko yan. And dito sa West China, we shut up. We will wait for the decision before I make any public statement. Kung ano, we are just waiting for the arbitral judgment. Huwag na muna natin pakialaman yan. I have to talk to everybody in government to decide, including the military. Situation in the Sulu area, I said, there will be a time of reckoning for that. In the meantime, I assure you, kaya sino yung gustong tumulong sa gobyerno, ngayon na ang panahon ninyo. Ngayon na. If you really want a government that's good for the... We are trying to make up something good for the next generation. Sabi ko nga, do not destroy our children because I will kill you. Simply. Do not destroy my country, I'll kill you. Ganon talaga. Nagustuhan ng human rights yung statement na yan. Okay. Ayaw ninyo? Fine. Judges, gusto ninyo yan? Okay. Ayaw, you disagree? Fine. Kung ganon, kayo muna magpresidente. Kasi ako, may kontrata ako sa inyo. Wala akong kontrata dyan sa... Kasi, yan ang sinabi ko. Yan ang gagawin ko. Kasi, pag yun ang sinabi ko nung kampanya na ganito, gagawin ko talaga, tapos mag-atras ako dito, para akong gago. So, bigay ko na lang doon sa vice presidente, bata ni Mabel. Ngayon kay executive secretary na si Robredo mag-presidente. Totoo. Kung ano yung kung sinabi, I am just consistent with the promises that I made to the people. Sabihin ko yung mga pare, pati yung lahat,
Hindi ako bulador. Hindi ako magsasabi-sabi ng ganun para pabilibin kayo bumoto sa akin. That's my experience with Davao. I did not have a party. What did I promise you? Sige lang, I'll make Davao peaceful. Oh, how do you make Davao peaceful? Pakainin yung mga kriminal? Adi, binatay ko lahat eh. That's why, kalakad kayo maski saan-saan. Now, pag kasi walang takot ang mga putang ina, wala talaga mangyari rin. That is why, kung mayroon kang death penalty and you do not implement it, wala talaga matakot. So, itong wala ganyan. Marami, umabot na 1,000 dyan, wala mang isang pinatay. Itipo si Echigaray. And so, you can help the country. Kasi ang pagtingin kasi nitong mga when they describe or characterize a human rights violation, para bang ipanalabas nitong mga ulol na santo yung pinatay mo, santo yung ng hapla, diha? They always, ang picture ban human rights, nakawawa naman ito, pinatay. Para bang nitong pinatay, wala namang kasalanan. Eh, sino magagawang you cannot solve what ails this country by killing people. But in the meantime, I have a serious problem to solve because I said 7 years from now, it's gonna be narco-politics. And to think that we have children to protect, hindi ka naman nalulung sa droga, hindi naman makalabas sa gabi, hihilain lang yung estudyante pagsakay ng tricycle, mayroon pa dyan sa Ecolan. Nagsakay, magsakay ang tricycle niya, iyang dili, ulis balay, iyang ilibot-libot. That all nga to sa mga, sabi ko, ganun ka, putang ina, kung ganun ka, di. Ay, ganun talaga ang mangyari sa iyo. Ilabay, tapos kasdaplin. Eh, bakit ganun? Tapos, pag human rights, yun si ano, pinatay, human rights, hindi tayo magkaintindihan yan. Kung in-implement nila yung death penalty, then wala akong problema. Then pag sinabi patayin, patayin talaga. Why? Retribution ako eh. I believe law student kami, mamili ka dyan. Malas nila because ako, I follow the classical theory. Magbayad ka sa ginawa mo. Itong positivist theory is that criminals can still be redeemed. Mama, matmatarong pa na ituruan lang. Tanginan. Kita mo, hinuli ko dito. Pag doon sa, kasi kung dito ka preso, doon ka sa Maynila. Yung mga taga Maynila, doon sa penal colony. Baliktad. Na preso. Hindi mo na pinatay kasi may human rights. Nga pagdating sa Bintugdo pa, kung sige buhat, nagluto na po og syabo. Ano maklaseng, kaya sabi ko sa, I had a talk with the military and the police. We cannot allow this thing to go forever. Para tayong sinasampal eh. Just like in the Sulu area, I'm asking my Moro people for the utmost understanding. This has to stop and we can only swallow so much. Hindi talaga po yun dito. Total, wala kayong ano. Why would lula ko maranaw, so why would I go to war against the group of idiots there just for the sake of war? Ba't pa napapahiya tayo? What even can be called a country? Really? Republic of the Philippines? Nandiyan na sa Prusuan, nagluluto ng sabot, tapos dito, kidnap, patay, luglugon. Ay, mga anak natin, nandiyan na sa droga, marami pang daldal. Kaya ako, I'm reminded of ganun ha, at their time sa American history, marami na talang reklamo, but I am reminded of the famous quotation from Lincoln, kasi mainit na we have to go. Sinabi niya na, if I were to try to read, much less answer all attacks against me, this shop, the office of the president, might as well be closed for any other business. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out, all right.
What is said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing that I was right would make no difference. Yan ang iwan ko for the media and for all. I have to do because that's what I do. Wala mang ibang mga tao dito, the personalities are they here? Kasi baka nakalimutan ko, any represent, any congressman or governor, wala dito. Then, pila bata ka, dugay pang Christmas mga God, no? Ibaw ko, gibaligyan ninyo sa last two na? No. Yung mga last two kolekto dyan, tumabi, ay, apel to mo, salbi. This will be given directly and this money will not be used to pay for it. Paghintahin ka lang, if the situation of the country improves, it will also improve your quality of life. Sabihin ko yan. Pero ngayon pa man, kasi wala pa may daghan ka yung negosyo ni Lord. Just make this country peaceful and we will have the investments coming in. Alam mo, the only money that we can use is taxation. We do not print money. Ang atin is the value of our economy, noon the value of your property, building. Ngayon, what is your worth sa economy? Marami bang tao may trabaho, may produkto bang pinapalabas, may produkto bang nabibili dito? Is there any movement fast enough to sustain an economic growth? You know, Davao City is hitting, malaki na yan, ha? We have hit 4% sa ating economic growth, domestic city. But ang growth rate natin is something else. I will reinstall the program of family planning. 3, 1, 2, 3. Tama na yan. So mga social workers, you must be proactive. Ingnon ni mga nag-ingon ba si mayor, mga anak, kapag ikalima, putlo niya imong utin. Eh kasi hindi talaga kaya eh. About anong pito, walang trabaho ang bata, mga nasdan. Jesus Marius. Better shape up. Ayaw na, unumaw na yung simba na. Eh, away kami dyan eh. Anon pa yan, it started during Ramos's time because Ramos was the only president brave enough to implement the family planning. Pati ako, binabangga ako talaga ng simbahan. Hindi na realistic. I am not particularly referring to any scripture or literature or whatnot. Kanang ilang ginasulti, diha. Those were written 3,000 years ago. Ano ba pakialam natin sa kanilang sinusulat na? Di ba kay Pilay Santo na ito? Katoliko, di ba kay Pilay Santo na ito? 5,000 kapin. Nakana, kadagana, ana. Wata kayo ba mga palahubog to, mga sugarol to, mga yawa to? Eh, mismo na iyang San Pedro kagwardya sa langit, kasabong ang buang. Dulalag manok. May tari-tari naman ito. Ako, I believe in one God. Allah. Period. Only one God ako. Marami, daghan na ba na ito Ginoo? Huwag mo appear na sila tanan 5,000 kapin. Mga so, mamili ka kay sa Mampuan, Santiago, Santo Isabelo, Santo Roman, Santilmo. Si Tilmo na Salto. Santo Rodrigo. Bitaw, I'd like to end this by just making you a little bit happy today. The plantilla will receive 10,000. Educational assistance to, ha? So, og dili ninyo, kamo ba, chief of office, you determine
o kaning mga totoo empleyado wala hubog ayo yatag you call the wife diyanin na lang sa mga lalaki lang sa mga lalaki I'm ordering the treasurer habas treasurer retire na okay say acting who was the acting treasurer o naman dahil si congressman sa Maserati kung sa mga sorry ha hindi ko sa alam tres kisa ba tres dre hay mga yawang no, naba dahil si tuhon ng treasurer well anyway the second in command listening now ang plantilya yatag sa asawa contract of services mo gyapon your wife o babae ka okay lang auxiliary personnel asawa bigyan sa asawa PN samot na PNP police tagduhay asawa ano mga yawa Ron mga kama mo nang masuko ko mag parking na sa anang mga bar kaya mo na ibuhat na magsisod nga ito magsipanguyab anang mga guwapa niya unya pabuntisan kadaghana na that's the history of Davao ha kanang mga babae bang panakan lang for the sake of you know it's very stupid total na amay pills diha ako naghahatag kong pills nga rin libre tinuro na you can get your pills here ambot lang if Mayor Inday will continue with the program. Pati nga kayong legation, 5,000. You give the 2,000 to the doctor, 3,000 imo. Free legation. Vasectomy, another 5,000. O ipapotol yung demo, 10,000. Para wala na yung problema. Ako wala naman. Papotol naman ako. So kato nagka-problema ko kang Elizabeth o kang Manilet. Hapit ko buwag eh. Nga magsige nagdikit na ako. Tabaho ko dapat si Kadlao na sa tubangan. Ay, paputol ko na eh. Para ano problema. Paputol na. Putol na ambisyo. Ayun. PNP personal wife. You, the wives. Pati sa ang task force daw ba? Bungay mo na. Ang task force daw ba? Mabel ha? Wife. Wife, basta police o sundalo wife. Sabi na ng police, tangin na pagkagabi eh, masayin o night duty. Ang batin, humagpatol masin itong itch. Hurot. Wife, must go to the wife. Mahal kong mga kasama sa gobyerno. I would like to thank you for your fidelity, your trust in me, and the brotherly love that you have shown all these years working with me. I appreciate it very much. I would not have succeeded. You know, I was first elected in 1988. I never lost an election hanggang dumating ako pagka-presidente. And I owe it to you because ang sa labas sabi kasi tignan mo ang Davao. So without the backing or help of the military and the police and yung kayo, I would not probably really succeeded. Just because that nakinig kayo sa akin, we cannot totally erase graft and corruption. But at least dito sa Davao, we were able to correct the so many errors along the way. I intend to do that the same for the whole of the country. I will be harsh to the criminals. I will be strict to the wrongdoers. But you'd always find something in me if you are, I said, especially those who are hopeless. Kanaw, ano'y pag-asa gid makabot ba? Helpless and defenseless. Yan ang mga durugista. Tinatakot kasi nila. Alam mo may ang sa Maynila kasi tinatago ko na ngayon yung mga anti-drug. Kasi kung nalaman nila yung police na yan is active in drugs,
ilang kuha ang og picture ang asawa o dili anak. Asawa naglakaw sa dan, namalingke, ihatag sa imo. Kaya yung iba takot. Sabihin ko ngayon sa mga itong mga ulol na to, do not do that. Do not do that. Mauna ka sa impyerno, sigurado yan. Pag nalaman ko ganun, I will use all the resources of government. Do not threaten anybody from government from doing its work. Because I would not countenance it. Talagang tatapusin kita. I will always look for you. And I would have the money to do it. Basta tayo dito. Okay, okay tayo. For all the people of the entire republic, okay na tayo. You can be sure of that. It will be okay and the money will be used for your service. Ha? Nahulog? Wala, nag-celebrate lang na para sa ato. Numero na. Anyway, dito lang ang bantay kaya harun din makaabot ng City Hall. Padao ko na mag-uda. Tagang salamat ninyo ha, mga taga-Davao. Hello. In keeping with today's vibrant and celebratory mood, would like to take this very special occasion and opportunity to give a recognition and appreciation to the two of the President-elect's most trusted men. First is, would like to present this plaque of recognition